Good afternoon po. Nandito po tayo sa PICC. Update po tayo ng mga bagong kaganapan dito sa ating last day of filing of candidacy. Pero kung bago kayo sa channel ko, huwag niyong kalimutan i-like and i-subscribe. And then paki-hit ang notification bell upang ma-notify kayo sa lahat kong mga video. Guys, live update po tayo. Na-interview ko po namin kanina si Ma'am Sara Duterte. Yun nga lang, kapiraso lang po yung ano. Pero bago nyo... Hi, Mayor! Hi, Mayor! Kamusta po? Wala, ayun. Hi, Mayor! Mayor, baka pwede naman. Paunlakan mo kami kahit saglit lang. Opo, mga vlogger po kami. Yeah. Pwede mo magtanong kahit konti. Ano po? Ano po? Decided na ano kayong tatakbo po? Ano po? Antay na lang tayo. Po? Antay na lang po tayo. Ah, kasi marami po kayong supporter dito, ma'am. Kasama na po kami. Ma'am, picture lang. Saglit lang, ma'am. Kahit kapiraso lang, ma'am. So, ano tayo? Picture. Dagang salamat. Dagang salamat. Maayong hapon, ma'am. Hapon na ba? Nagasa ka. Lady ko, ma'am. Dahil supporter po kami, ma'am, sa inyo. Mga vlogger kami. Nagbablog kami ng Belleville Project. Opo, at saka yung ngayon po, yung ngayon na mga pag-iigil. Maraming salamat po, Mayor. Maraming salamat, ma'am. Thank you po. Thank you so much po. Kailangan ng dalawang kailangan ng isang nation builder si the qualified Sara. Yes. If Sara Duterte is one of the nation builders, yes. Anong gusto sir? If si BBM ba, hindi ba nation builders para sa inyo? Yes, for us, mga Marcos nation builder din yan. So wala kaming problema. But we never imagine if tatakbo si Bongbong ngayon, tutuloy talaga siya. Well, nag-file na, of course. But if we believe, if magpapile si Mayor Inday, then we expect that may Bongbong will slide down, magiging vice niya. Yes, that's what we're expecting and that's what we wish also. Eh, para of course, magandang combination yan eh, Bongbong and Mayor Inday and Bongbong. But of course, we cannot deny also that so anytime, city, pwede mag-switching, pwede mag-switching. We will, yes, pwede din. Kung if that's the wish of the Filipino people. Pero pwede din na, remember, taga Davao din ho si Senator Bongo, so susuporta din ho kami kay Mr. Senator Bongo. So are you agree na PDP laban? Well, dito kasi yan. Magdidepende ho yan kung ano yung wish ni Mayor Inday. If Mayor Inday, kung ano yung decision ni Mayor Inday, yun din ang susuportahan namin. PDP laban, isang dilaban, alam niya. PDP laban, wala na ho kaming deal kung ano ang partido ngayon. Basta sa amin, si Mayor Inday at sino yung IDBC ni Mayor Inday, yun ang susuportahan namin. Thank you very much, yes, Galvez. Maraming salamat po. Thank you. That's the call. That's the voice of Davao Inyos, all the barangay captain of Davao City. All the barangay captain of Davao City. So, yes, taga-Davao ka man, sir. Yes, taga-Davao, Mitanan, taga-Davao. Naapot tayo mga kaubang taga-Bisayas. Batiin mo diri yung mga OFW ng taga-Davao. Mga OFW, let's pray. Tulungan niyo kami. Pray for us, pray for Mayor Inday na sana mag-file na. Andito mo kami sa initang araw, basta magtitiso kami hanggang mag-file si Mayor Inday. Maraming salamat. Salamat po. Pray for us. Thank you. Sir Galvez. Thank you. Ayan, yay! Ganun kami magmahalang kumpanya. Bumburadyo. Hindi na mag-resign doon. Ang laki yata na sweldo niyo doon eh. May isa pa ako si Janty, yung bunso eh. Nag-aaral pa dyan. May trabaho naman eh. Dalawa pa lang, may isa pa. Nag-aaral lang dyan sa IMS. Nag-aaral pa ng parko pagkatapos ng pwede na. Ay, matagal ka na rin, di ba? Dito rin. Oh. Grabe, lalaki siguro ng sweldo niya, no? Wala ko sa inang delivery niya. Hindi na, wala mang limit sa amin kasi. Kaya ano kami. Kahit bata ka pa. Kasi sa amin naman may offer, depende sa ano kung mag-earn. 20 years ka na, wala na. Kailangan ka na mag-retail. Milyon naman makukuha mo. Sana all may milyon. Siyempre, tatong dekada. Nakakapagod na ay. Oo naman. Nakapagod niya kanina upo-upo lang kami. Kayo lakad-lakad lang. Lakad-lakad. Makikita ko sa katapay. Oy, ba na nga pagkakailan. Kayo ma'am, ilang taon na kayo ma'am? 50. Oo, oh,
matanda ka lang sa akin 2 taon, okay, masakit na dito ko. Ah, grabe siya. Ilang taon na ako, kuya? 48. Eh, ba't may puti ka na sa buhok? Ilahi namin yun eh. Ah, ganun. Hindi, kasi dati kunti lang to. Tapos yung pinabunutan ko. Dumadami pala nun. Ah, ako nagpapabunot ako nung may, may mga... Ako, kulayan ko lang ngayon. Social distancing. Pagod na. Pagod na. Hindi na, lobot na nga isa kong cellphone eh. Kay, ano, pininturo. Wala ko power bank. Kasali na rin ako sa kanila, mag-vlog na rin ako. Oo, umikita pa itong mga kagamit. Pagod na rin. Naku, magkano lang, wala pa nga eh. Kasali na kaya na bari ako. Kaya nga, hindi na kaya tayo. Vlogger na lang kaya tayo. Pabigat, mas pabigat ba't buhatin po. Kung nasa kanila ako. Pininturo lang tayo. Wala, ay, pagod na rin. Okay, hindi ko na kinilang try. Malaki naman ang kita niyo dyan. Wala ka eh. Anong channel kayo, kuya? Wala ka. Ibiin kayo? Hindi. Ibiin. Kuya, ayaw na sa ABS-CBN. Bakit? Pagka nanalo lang siya, si Baba Yusto yan. Oo, kasi list na namin yung kartu eh. Ay! Napupuyat ako dun sa kakabang, hindi ko na mapapanood. Pananalo niya sigurado. Sino? Sino? Si Rafi. Tulpo? Ano bang tatakbo ni Rafi? Alam ko, senador. Senator. Nanalo yan o senator. Pero pag nag-vice siya. Ay. Baka maging number one. Tutulong daw siya, pero tutulong din kami na hindi mabuksan. At kami ganun. Gak lang. Kaway, nga. Hello po. Ayan, taga-ABS-CBN po siya. Uy, baka ulit tayo ng ABS. Bumurado lang kami, ha? Hindi. Taga-ano siya, taga-vlog din, taga-YouTube lang siya. Hindi, may ID ka na. Matagal ka ng ano? Saan ka dati nag-work? Yan. Ibisibin. 1996. Ibisibin? Bumburadyo ngayon. Ah, bumburadyo. 1996. Sige nga. Bilakin mo kayo ng taon na yun. Ganun kami magmahal ng kumpanya.
Bumburadyo. May Erle. Ang laki yata na sweldo niyo doon eh. May isa pa ako si Jante, yung bunso eh. Nag-aaral pa dyan. May trabaho na niya ano eh. Dalawa pa lang, may isa pa. Nag-aaral lang dyan sa IMS. Nag-aaral pa ng parko pagkatapos ng pwede na. Kaya matagal ka na rin, di ba? 15 na rin. Oo. Di ba, bialalagi siguro mga sweldo niya, no? Una lang ko sa'yo ng uli rin yan. Pwede na, wala mang limit sa amin kasi. May ano kami. Kahit bata ka pa. Kasi sa amin naman may offer, depende sa ano kung mag-earn. Pag 10 years ka na, wala na. Kailangan ka na mag-retail. Million naman makukuha mo. Sana all may million. Siyempre, tatlong dekada. Nakakapagod na ay. Oo naman. Nakapagod niya kami, upo-upo lang kami. Kayo, lakad-lakad lang. Lakad-lakad. Makikita ang kasata kayo. Oo, iba naman pagkakaedad. Kayo ma'am, ilang taon na kayo ma'am? 50. Oo, matanda ka lang sa akin 2 taon. Okay, masakit na dito ko. Ah, grabe siya. Ilang taon na ako kuya? 48. Eh, ba't may puti ka na sa buhok? Lahi namin yun eh. Ah, ganun. Hindi, kasi dati kunti lang to. Tapos yung pinabunutan ko. Kumadami pala nun. Ah, ako nagpapabunot ako nung may, may mga... Ako, kulayan ko lang ngayon. Yan. Yan. Hanggang alas 5 po ng hapon para yumukin po ang ating pinakamamahal na Mayora Inday Sara na mag-withdraw na ng kanyang sa pagtakbo niya ng mayor sa Davao City at mag-file na siya dito sa Manila ng COC as president para sa darating na May 2022 election. How many percent na kayang-kayang manalo ni Mayora Inday Sara sa pagkakataon na to? Siyempre, sa 16 million na bumoto sa tatay niya, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na si President Rodrigo Roa Duterte. Naniniwala kami na ang 16 million na yun ay magpapatuloy, nasusuporta at tutulong sa kandidatura ng ating pinakamamahal na Mayor Inday Sara Duterte. Alam ko ba nakahalatang play na ginagawa ng strategy ng pamilya Duterte at Marcos?